Magandang araw mga higala. Ito na naman ang inyong lulang, walang magawa kundi makipag-istorya. Ngayon, relate po ba kayo sa kwentong dahil sa kakapanood nyo ng mga palabas, nakatanim na sa isip nyo rin, hindi ba makatkat sa isip nyo yung napanood nyo, kaya ayun, kunting ano lang, bagay na may nakita kang kakaiba, ikay takot na. O di kami, noon, nakikipanood kami ng TV, kasama ko yung mga anak ko, maliliit pa yan, sa kapitbahay, yun sa tinitirahan namin, may-ari. Ngayon, ang pinanood noon ay Magandang Gabi, Bayan. E nakakatakot naman talaga yung mga palabas na gano'n ni Noli Di Castro pagka mag-ano na, o undas na. E di, tapos na, sa madaling sabi. Pero takot na, tapos na kaming, na ano doon na, nanlamig na yung mga ano namin bunbunan at talampakan sa takot sa pinanood namin. E di pag-uwi namin, sakto pagbukas namin ng pinto, napatingin kami din doon sa diretso, sa may banyo, nabukas din ang pinto, na doon sa may gripo, may nakatalukbong. E di, una pang nagsabi tong aking anak na panganay na, Ma, ano yan, Ma? E di, siyempre, ako nakaano na sa isip ko doon, takot doon na pinanood. Ay, ano yun? Hala, ano kaya yun? Di, takot na kami. Pero wala kaming choice, papasok na kami ng bahay. Di, dahan-dahan lang yung pagpasok namin. Sus, pagpasok namin, bimpo lang pala na nakatungtong sa may gripo na nagmukha din siyang ulo. Tapos, ito naman, magsusundo ako at ang nanay ko doon sa bunso kong anak nung siya ay nag-aral ng high school. Malayo yun yung pinagpasukan niya noon, kaya naabot ng alas 11 ng gabi, yun siya pang alas 12. O di, yung aso ng kapitbahay, nung paalis na kami ng nanay ko, sumasama yun. Nauna pa nga sa amin. Sige, kampante kami dahil, oh, eh aso, kumbaga panatag loob namin. Kung may aatake man, dadaan mo na siya doon sa aso. Ito na. Bakit kasi, nung sa may malapit na doon sa Baliti, nauna na yung aso, biglang nakita namin na napaganon yung aso. O di kami ni nanay, nakayapos kaming ganun na, hala, ano yun? Sabi ko, Nay, tingnan mo, ano kaya yun? Yung aso nga, natakot. Tayo pa kaya? Sabi na nanay ko, oo nga. Di. Tapos, kung hindi kami tutuloy, nagsama yung dalawang duwagers. Kung hindi kami tutuloy, paano naman yung anak ko? Nag-alala naman ako pag hindi ko sunduin, kasi alam naman natin, di ba, na ano, delikado talaga, pag, lalo na pag mga babae, tapos gabi pa. Di, wala kaming choice, lalakad kami talaga at dadaanan talaga namin yung kinatakutan ng aso. Sus! Paglapit namin, alam niyo po, puting plastic. Kaya pala na pa, ganun din yung aso, kasi sakto, nung umano yung hangin, di napagalaw yung plastic, nagulat yung aso. O di kami, nagulat ang aso, pero ang impact sa amin, kami natakot. Nauna kasi yung takot eh. Tapos, ito naman, doon pa rin sa lugar na yon, ang aking kapatid, doon, umuwi muna sa akin, pansamantala. Nag-work somewhere in Recto, or Caloocan, ganun. Tapos, ang uwi din niya, gabi na. Tapos, hindi niya alam na, adi, pag ano na niya yun, nakatanim na sa isip niya, siya parang natatakot din siya, kasi may nadadaanan din kasing Baliti doon eh. May Baliti kasi doon. Tapos si, nakalagpas siya sa Baliti, kung saan na na yun, doon naman sa may Sapa. Doon na niya na makakasalubong yung napakatangkad na mama. E di, siya'y takot na katakot na kung ano siya, makaano, pero siguro tiniis na lang niya yun. E di, ayan. E di, yung mama din pala, sa kabilang ano, takot din sa kanya. Ito, kaya nasabi ko ganito yun. E di, ano na, de, ano, binati pa doon ng kapatid ko na gandang gabi, gandang gabi. E hindi sumagot. Di, sige, lagpasan silang dalawa. Kinabukasan na, kuininto ngayon ng kapatid ko. Sabi niya, sus, kagabi nang ako'y takot na takot talaga. Kasi may nakasalubong ako, tangkad na lalaki. Takot ako, kasi wala naman, tangkad talaga. Dahil payatot kasi yun eh. Hindi niya alam na yung lalaking yun nangupahan doon sa dulo. Tapos, panggabi naman yung pasok ng lalaki.
Hindi din alam ng kapatid ko. Nung sinabi ko na, eh, ba't ka natatakot? Eh, tagadulo lang yan. Ha? Meron ba dyan? Meron si Tangkad. Tapos nung naikwento ko doon sa asawa ni Tangkad, yung pala, yung asawa, yung si Tangkad din, nakwento sa asawa na siya ay takot na ko, takot din. Nung nakasalubong niya yung kapatid ko. Kaya, the feeling is mutual. Ito naman. Nung kami nasa ano, probinsya, yan, maliliit pa yung mga anak ko. Hindi ko lang matandaan kung baby ko na yung babae ko o yung dalawa palang lalaki. Doon na. E di siyempre nga, dopot ay isolated sa pamayanan. Sabi nga, malayo sa kabihasnan. E di, paglubog ng araw, sarado na at nakakain na kami lahat. Kung bakit pa kasi, pero hindi pa ganun kagabi yun, maaga pa. Kung nasa baryo ka, maaga pa yun. Oras pa yun ng parot-parito yung mga binata at dalaga, ganun. May kumakatok. Tapos, ako yung nag-ano, sabi ko, sino yan? Wala, walang sumasagot. Katok na naman uli. Sino yan? Sabi ko, wala. Hindi nagalit na ako, sabi ko. Sino yan sabi? Walang ano ha, hindi ako papayag ng gagawin yung biro-biro yung pagkatok-katok niya na yan. Sino yan? Anong kailangan nyo? Nagalit na ako. Eh, itong kapatid kong bunso, yun yung natakot ng kwento ko sa inyo sa Tangkad na ano. Siya naman nagkataon kasama ko noon. Sabi niya, sino yan? Pag hindi kayo talaga ano, di naghanda na kami ng mga something na ma-protect namin sa sarili namin, mga something, mga itak, mga like that, kung ano-ano mga, sabi nga mga weapons, pero mga mano-mano lang. Pagka hindi ka pa rin talaga sasagot, makikita mo. Tapos, pero nakapag-decide na kami noon, ano, kasi katok na naman. Tapos, maya-maya, nilakasan na namin, ano na, sumagot na, ako, si, sorry, di ko banggitin kung sino siya, ano po. Ako, si Pulano. Sus, pagbukas namin. Nang lupay-pay kami. Ay, nako, hindi man din namin magawang mapagalitan dahil yung kumatok ng kumatok sa amin, friend ng aking kapatid na humina yung kanyang pandinig dahil nasira nung siya ay pumunta dito sa Maynila at yung nanarbaho, namasukan, na damage. Kaya, itong ating mga sarili kung minsan, tayo lang ding tumatakot. Now, pagkapag nauna yung mga, ay ako pa naman, ay matatakotin. Kaya nga ang tawag ko sa sarili ko ay Rina Duwagers. Ang Rina ng mga duwag. Kaya, sa ngayon, yan lang po muna ang aking mabahagi sa inyo, mga higala. Dahil ang lola, kapag biglang naalala sa memorya na yung mga nakakatawang mga karanasan, nakakatakot o anuman, inaano ko, ina-upload ko. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-subscribe, mag-share kapag natawa naman kayo para marami tayong mapapasaya. Okay? To God be the glory. I love you all. Mwah!